Idol. Musta po tayo dyan? Magandang umaga po sa ating lahat. At welcome back ulit dito sa aking channel. Maraming salamat nga pala dun po sa mga sumusuporta at sa susuporta pa lang. Yung dun po sa mga nag-share mga videos ko, maraming salamat po sa inyo. At nakikita ko na medyo may improvement na po itong channel ko. So, tuloy-tuloy lang po tayo. At huwag natin kalimutan na sa pang-araw-araw nating gawain ay magdasal po tayo para po ay mawala na po itong pandemya na kinakaharap po natin. So, by the way, kahapon mayroon pong nag-request sa akin. Shout out nga pala doon po sa nakapanood sa mga videos ko, sa lalong-lalo na sa Quinting. So, take note nyo po yan. At, hindi po yan hula-hula lang. Tandaan nyo. May nag-request po sa akin kahapon kung paano raw ang pamamaraan para po sa pag-hold ng panlaban natin pag nasa point na po sila. So, it's all about pointing pa rin po ito. Actually, nabanggit ko na po ito doon sa isa kong vlog, pero hindi ko napaliwanag ng maayos. Kaya mabuti na rin na ibigay ang maayos na sagot doon po sa nag-request. Mas mabuti na rin para malaman po ng iba. Ang kanyang request ay papaano raw pag on point na yung panlaban natin sa oras ng hindi pa sila na ilalaban, paano natin i-hold yung pointing niya? At saka doon po sa malapit ng mag-up yung panlaban, paano raw natin i-hold yun o i-hands on? So, madali lang kasi gusto natin na huwag tayong aabot sa ganun. Kaya po tayo may proseso para po hindi tayo aabot sa ganun. So, unang-una, nabanggit ko na rin po ito, so uulitin ko po. Pagdating natin sa sabungan, hihingi po tayo ng mga list ng mga interest para makita po natin kung pang ilang fight number po tayo para po makontrol natin yung pagbibigay sa kanila ng patuka sa umaga sa day of the fight. So, meron kasing bloodline na kayang-kaya na hindi na sila papakainin sa day of the fight, like hatches or sweaters. So, pag yung bloodline nyo po ay more on hatches or pure sweater, meron kasing sweater na line breeding. So, pwede natin ilaban yun. Kasi, line breeding, ibig sabihin, halimbawa, may 5K sweater ka, tapos meron kang pusong sweater, i-meet mo silang dalawa, yun po ay line breeding. So, pwede natin ilaban yun. Kahit na sila ay pure strain. So, pag ganun ang panlaban po natin, pwede po na empty po sila, gutom, makakasurvive po sila, at saka hindi din po sila makakagalaw ng maayos pag may laman ang kanilang botsi. Kaya ini-empty po sila na pamamaraan sa pag-pointing. Pero pag 1/4 lang po yung hatch natin, o di kaya 3-way cross, kailangan natin ay 2 hours or 3 hours before the fight, doon pa lang po tayo nag-i-empty. So, kukontrolin po natin. Simulan po natin ng ganito.
Hingi po tayo ng list of interest doon sa sabungan para makita po natin kung pang ilang interest po tayo. So, halimbawa, ipagpalagay ko lang, yung first fight nyo po ay number 10. Yung second fight nyo po ay number 60. Yung last fight nyo po ay number 100. Halimbawa lang, yung sinalihan po natin ay stag derby. So, 3 stag elimination po itong pinag-uusapan natin. So, first fight, number 10. Second fight, number 60. Last fight, number 100. So, ganun po ang distansya. So, unang-una, doon pa lang po sa pagkukondisyon nyo, running condition pa lang po kayo doon po sa 21 days conditioning. Paalala po, sa umaga nilagyan mo ng patok, pinapakain nyo po yung kinukondisyon nyo. Sa hapon, bago nyo po bigyan ng patoka, kapain nyo po yung botse, yung balon-balonan. Kapain nyo po kung mayroon pa bang laman, wala na. Malalaman po natin kung mayroon pong laman, kahit na durog na po siya dun sa loob, kasi yung balon-balonan nga ay wala siyang palagay, pakiramdaman natin na wala siyang laman, pero bumubukol pa siya, parang may hangin. O ibig sabihin, may laman yan pero durog na. Yung pong walang laman, pagkapa mo ay halo po siya. Halo. Parang may butas pag ginapa mo. Talagang empty na po talaga siya. Dumikit na yung balon-balonan niya. So, doon nyo po ma-realize, kontrolin nyo po, isipin nyo kung ilang oras nila na-dissolve yung binigay nyong conditioning feeds. So, doon sa sabungan, kwintahin mo. First fight, number 10. Yung oras ng derby magsisimula, alas 6 ng gabi. Pagpalagay natin, alas 6 ng gabi. So, ibig sabihin, alas 6 ng gabi, kailangan fight number 10 po ako. Siguro, mga isa't kalahati o dalawang oras, fight mo na. Kasi sa isang oras, siguro mga 5 sultada lang. Sa isang oras. Siguro 5 sultada lang o di kaya 7, ganun. Hindi, siguro mga 10. Medyo marami-rami na, mabilisan na siguro yan. Pag 10 sa isang oras, di siguro kaya. So, pagpalagay lang natin, 5. So, ibig sabihin, 2 oras, kailangan fight mo na. So, kontrolin mo, kailangan empty ka na 2 hours before the fight. Di ba? So, kailangan ganito lang yung ipapatuka mo. Makokontrol mo yan sa sinasabi kong doon pa lang sa kinukondisyon mo yung panlaban mo, kinakapa mo sila sa pamamagitan ng kanilang mga sa kanilang mga balon-balunan. So, makontrol mo yan. Isipin natin siguro ganito. Ang ibibigay mo lang na patoka is 5 grams. Oo, 5 grams. Tamang-tama po yan sa kanila kasi sa day before the fight, nagbibigay po tayo ng patoka na 75 grams o 75% doon po sa kanilang dati natin binibigay sa kanila na ratio. So, ibig sabihin, kinabukasan, mayroon pa yung laman ng kanilang butsi. Mayroon pa yung laman yung kanilang bituka na pagkain. Hindi pa yan nauubos. Hindi pa sila empty. So, bigyan mo lang ng 5 grams. Fight number 10 ka. O di kaya pakiramdaman mo ng maigi kung ilan ba talaga dapat. Makukuha mo yun. Kung ako, 5 grams ang ibibigay ko sa first fight. Sa second fight, magbibigay po ako ng 15 grams. Sa last fight, magbibigay po ako ng 20 grams.
Tamang-tama po yun, madissolve po yun nila. Maliban na lang kung may problema po tayo sa kanilang panunaw sa Day of the Fight. Oh, no! Kaya magkakaroon na rin ng problema pag ganun. Pero pag hindi, pag maayos po yung panunaw nila, tamang-tama po yun. Darating po tayo sa unpuin po talaga natin sila na ilalaban. So, paano naman pag hindi talaga mapigilan? Bago pa lang po tayo nagpointing, paano po ang gagawin pag dumating po tayo sa punto na mag-off talaga o di kaya'y empty na sila, malayo pa yung laban? Ganito po ang gagawin natin. On point na sila sa oras na hindi pa sila hindi pa sila dumating sa oras na ilalaban. Ang gagawin po natin ay bibigyan lang po natin sila ng pointing pads. So, ang ginagamit ko po ay crackhorn lang. So, bibigyan natin sila, i-hold natin sila, bigyan natin sila ng dalawa, pa isa o dalawang crackhorn. Dalawang piraso. Bigyan natin sila to hold sa kanilang point. Kailangan, hindi po sila magugutom. Pero, tingnan nyo po yung droppings po nila, yung ipot po nila, kung ano po yung itsura. Kung basa, magbibigay po ako ng crackhorn. Pero, pag sobrang dry naman, ang binibigay ko po ay yung pagkain na medyo matubig. It's either saging or apple. So, yun po ang binibigay ko. Paano naman kung papunta na sa op o mag-op na yung ating panlaban? Malalaman po natin yan kasi medyo umiiksi po yung kanyang liig. Hindi na po siya ganadong gumalaw at medyo matamlay na po siya. Paano naman po pag ganun? So, madali lang din natin hawakan yung ganyan na healthy po nila sa araw na yon. Madali lang. Unang-una, pag-off sila, ay talagang gutom po yan. Talagang gutom po yan pag papunta na sila. Pag off na sila, talagang gutom po yan. Yun din po ang gagawin natin. Bibigyan natin sila ng pointing pads pa isa, dalawa, tatlo. Basta maayos lang po yung kanilang panunaw. Kasi, doon pa lang sa sinasabi no po na kontrolin natin yung pace nila sa first fight, second fight, at last fight. 95% hindi po tayo mag-oop o hindi po tayo magiging empty sa hindi pa oras sa kanilang laban. So, ganun lang po ang gagawin po natin. Sisikapin po natin na hindi po tayo darating doon sa mag-up ang ating panlaban. Unang-una, ang panlaban po natin, mag-u-up po yan kapag mali po ang ginagawa po natin. Unang-una, ito ha, tandaan nyo, may nalanghap silang hindi magandang hangin. Tulad ng paninigarilyo sa loob ng cockhouse at pagbukas sira ng mga ng pintuan ng ating cockhouse, kaya po sila minsan nagkakaroon ng sama ng katawan, sumama po ang kanilang katawan, kaya po minsan pangit na yung panunaw ng pagkain po nila, kaya po sila mag-uup. Be aware lang po tayo sa mga kasamahan po natin na huwag pong maninigarilyo sa loob ng cockhouse. Huwag pong labas-pasok sa cockhouse. Kasi pag lumabas tayo, pag pumasok tayo, may nadala po tayong kakaibang hangin. Kaya po, minsan dumating po tayo sa punto na sumama po yung kanilang mga panlasa,
ng ating mga panlaban. At minsan nga ay sumama po ang kanilang intestine, kaya minsan nagtatae po sila. At paalala lang po, wag na wag po tayong gumamit ng kahit anong pointing pins na hindi natin subok. So, naranasan ko na po yan. Kapag mayroon po kayong bagong pointing pins na gagamitin, subukan nyo muna. Sa wala pa ang labanan, mag-condition po kayo ng stags at gamitin nyo yung pointing na yun. Tingnan nyo kung ano ang resulta. So, yun lamang po ang gagawin. Kontrolin nyo po yung patuka nila sa day of the fight. Kailangan makita nyo yung fight number sa inyong isinali na stag. At doon mo makukuha na hindi ka aabot doon sa point na kahit malayo pa ang laban, nakapoint na po yung manok mo at saka papunta na po sa oop. Huwag pong, hindi po ganun kasi. Pagdating po ng, pag umipot na po sila ng medyo tsokolate, yung tsokolate na mabaho-baho, doon sa time na yon, kailangan mo nang ilaban, 2 to 3 hours kailangan na mailaban. So, kontrolin mo na, kaya mo kinontrol kung sa isang oras, ilan pong sultada ang matatapos. Kaya po, makukuha natin yan. Isummarize po natin yan. At alamin po natin yung ating bloodline kung saan po sila hiyang na pumalo. Sa medyo gutom ba? Or gutom ba sila? Or medyo may laman ba kanilang bituka? Gagalaw ba sila ng maayos? Kasi tinitesting natin sila na iko-condition sa wala pang labanan. Mag-condition po kayo doon sa inyo ng dalawa or tatlo na stag or kak. Kahit kak, dirimig, ganito rin ang proseso. Ganon po yung pagtitesting. Mag-condition po kayo at saka i-spar nyo o i-pointing nyo din sa inyong area. Tingnan nyo kung ano ang mangyayari. Yun po yung maayos na proseso para po tayo pagdating doon sa sabungan ay alam na po natin lahat ng proseso. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo mga idol. At kung nagustuhan nyo po yung video na ito, huwag nyo pong kalimutan ni share para po malaman din po sa iba na wala pang alam. At huwag pong kalimutan mag-subscribe po sa aking channel. Masaya po dito. Lahat. Ibibigay ko po sa inyo lahat ng natutunan namin doon sa isang kaking academy, respective kaking academy. Ibibigay po namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga at God bless po sa ating lahat. Bye-bye.